Masisilayan pa rin sa Seoul, South Korea, ang dating fortress city na mahirap pasukin. Wala na ang mataas ng pakot na pumapalibot noon sa buong lungsod. Ngunit hindi maaalis ang tila nakabantay ng apat na bundok. Ngayon, ang Seoul ay bukas na sa mundo. At isa na sa mga tinatawag na global cities na nangunguna sa komersyo at maging sa pop culture. Pero ano nga ba ang meron sa Korea bukod sa gadgets, K-pop at Gangnam Style? Sa maiksing panahon, nakilala na ang kulturang Koreano sa maraming bansa. Sa Maynila, nagkaalat ang mga restoran nito. Hindi nakapagtataka dahil mahigit 100,000 Koreano na ang nakatira sa Pilipinas. Marahil ang pinakamalaking populasyon na ng mga dayuhan sa atin. Pero ang pupuntahan ko, isa sa pinakauna, ang Korea Garden. Tinayo ito sa taong 1974, noong mas maunlad pa raw ang Pilipinas kaysa sa Korea. Iilan pa lang ang mga Koreano rito noong dekada 70. Wala pa. So it was it was a novelty na maraming gustong gustong kumain, gustong subukan kung ano yung Korean food, Korean cuisine. And then it picked up its own following. So actually, mga kliyente namin ngayon, there are 3 generations already from the first batch in 74, their children, and now it's their grandchildren who come here. Ang restaurant, bunga pala ng kakaibang pagsasama ng mga magulang ni Pa. Ang ina niyang si Fideliza kasi ay isang Koreana. At ang ama niyang si Rocky ay isang sundalong Pilipino. I remember they met in Busan, Korea during the war. It was in a party and my mom could speak a little English. So they were... They met, and so my dad was so smitten by my mom, so he relentlessly pursued her until she agreed to come to the Philippines in 1952 to be his bride. So this is the opening of 74, that's 74. Natuklasan kong may malalim na palang ugnayan noon pa ang Pilipinas sa South Korea. At nabuo ito sa isang gera. Ang Korean War na sumiklab noong lusubin ng komunistang North Korea ang South Korea noong 1950. It was very difficult back then because it was unheard of for a Korean to leave Korea at that time, especially to go to a country like the Philippines. But her dad being a lawyer, so he fixed her papers and then she ended up here. September 19th. 7,000 sundalong Pilipino ang ipinadala ng United Nations sa Korean War, kabilang na ang ama ni Pam. Mga unang Pilipinong dumayo upang lumaban at ipagtanggol ang ibang bayan. Pag-uwi nila sa Pilipinas, tila naging celebrity ang magkasintahan. Si Fideliza ang isa sa pinakaunang war bride ng Korean War. Ang love story ni na Fideliza at Rocky, ginawa pang pelikula. Pinagbidahan ito ng mga dating heartthrobs na sina Charito Solis at Mario Montenegro. Ang ulilang bituin. Yes, this is the next book, so you have the shrimps. Natuto na raw mag-Ilocano ang Koreanang ina ni Pam at natuto na rin magluto ng pagkaing Pilipino. Pero hindi nito nakalimutan ang panlasang Koreano.
At ito ang ipinamana ng yumaong Koreana sa kanyang pamilya. Yes, yes. Oo, bitbit niya lahat ng mga recipes and lahat ng tinuro sa kanya ng actually mother niya at saka yung kapatid niya. Sa mga bitbit na recipe na yan, may isa raw dating pagkain ng hari na ngayon kinakain na ng mga ordinaryong Koreano. Dumayo kami sa Korea mismo upang suriin ang kanilang pambansang pagkain. At alamin kung nandun nga ang sikreto ng kanilang tagumpay. Ang chibog daw ng isang bansa ay sumasalamin sa kanilang kultura. Ano kaya ang masasabi ng pagkain Koreano tungkol sa kanila? May nakilala ako sa Seoul na bagamat hindi Koreano, kabisado na ang iba't ibang lasa rito. Si Jeannie Kim, natubong Cebu, 12 taon na sa Korea at alam na ang pasikot-sikot sa Seoul. 그리고 안에서 식혜 있어요? 네, 식혜. 식혜는 없습니다. 다른 요소가 있어요. 이사 씨야 sa mahigit 50,000 Pilipino sa Korea ngayon. 사실 na hindi natin pinapansin-pansin sa daan. Dito tinitreasure nila, nilalagay nila sa mga mamahaling place. Tulad nitong bumibilya pag normal sa flower shop napakamahal ng yung bigin. So ito galing pa sa atin, hindi ito natibo rito. Hindi ito galing yan sa atin. Ito yung palengke dito sa Gunggok area. Malapit to sa ano ko, radio station, kaya minsan bago umuwi, dumadaan na rin dito. Ito yung mga standard side dish namin. Pwede kang gumawa ng marami, tapos inilistat sa left, tapos tuwing kain, kunti-kunti lang yung hinahain. Pag wala ka ng mga ganyan daw, hindi ka, ano, hindi Korean house yung bahay mo. May 4 na season sa Korea. At sa bawat isa, naiiba ang ilang sangkap ng pagkain at pati luto. Papasok na ang autumn noong naroon kami. Ang harvest season sa Korea. Tinatawag namin itong parang mu kimchi radish pag ito. Ito yung pinakamasarap pero pag ito ay lumaki na, malalaki na talaga ito din siya. Ginagawang kimchi so, po yan. Lahat ito ginagamit? Ginagamit. Yung dahon, lahat. Itong tangkay? Walang nababawas. Ito din pati. So walang nasasayang walang sa kanya? Walang nasasayang po. At sikat po ito na tindahan. Na-featured na po sila sa mga TV station. Oh, ito pala. Masasarap na mga naghahanda sila. Ito yung mga balita tungkol sa kanila? Oh, tungkol sa pwestong ito. Ang nakamamangha rito sa Korea, yung variety ng kanilang pagkain. Oh. Katulad dito sa, ano, kumbaga, parang kiosk lang o stand sa atin. Sari-sari yung pagkain nila dito. Ito yung street food sa kanila. Kasama rito yung parang tempura, no? Mga hipon na deep fried. May mga parang barbecue. Pero may marami din pagkain dito na wala sa atin. Yung parang mga pancake na may dahon. At ito, napaka-yaman ng variety ng kanilang pagkain. At ano lang to? Street food pa lang to. Turo-turo. Dito sa tabi ng kalye. Ito daw yung dahon na gamot sugat sa atin. Gamot sa sugat. Anong tawag dyan? Dito tinatawag nilang kinlip. Sa atin? Tinatawag nilang mayana or ano yun. Yung mayana? Oo. Oh, alam ko yung mayana. Maggamot sa sugat. Oo, oh, pero hindi ko kinakain yung mayana sa atin eh. Dito, pag nakain mo ito sir, hinahanap-hanapin mo, sinasabi ko talaga. Sir. Gugupitin talaga lahat, ha? Gagayatin mo muna. So, mga kababayan, akala nyo, mahal dito sa Korea. Pero lahat ito, makakakain kaming lahat. Pito kami, 360 pesos lang ang kakainin namin kasama na yung drinks. Oh. Bakit? Ang water kimchi, sir. Malamig po yan. Ano yan? Pahinihigop? Kinukutsara? Okay, change po.
Malasa. Malasa yung pagkain nila. Akala natin yung kimchi, ha? Ganito lang. Pero meron silang sopas. Ice kimchi. Na malamig. Malamig na sopas na kimchi. Hindi siya masyado manghang. Ang sarap. Nakapangasawa ng Koreano si Jeannie sa Pilipinas. Naghiwalay na sila, pero pinili niyang manirahan dito sa Korea kasama ang kanilang anak. Sanay na siya sa buhay sa Korea, pero tiyak na may mga simpleng bagay na namimiss pa rin niya. Okay. Hindi ko na kung mahili ka dito, ah, pero galing ko sa Pilipinas. Ah, okay. Ah! Oo, kinakain ng bata pa. Okay. Okay, mahal po yan dito. Pagkain Pilipino, dollar po dito. Pag nakakain kami ng mga ganito rito? Sa mga Philippine market. Ah, pero dito, ito ay mahal. Mahal po. Isang marriage counselor dito si Jeannie at napaka-aktibo sa Filipino community. Lalo na sa pagtulong sa mga Pilipinang nakapangasawa ng Koreano. Thailand, Vietnam, China, Russia, Japanese, Arab, and Mongol. Wow, bakit ang daming lahi yung nag-DJ dito? Ang purpose po ng ito is multicultural broadcasting. Nagsimula siya sa Korea bilang factory worker sa isang gawaan ng motosiklo. Nami-meet mo yung iba't klase ng Korean. Yun, naisip ko na siguro naman hindi habang buhay na magiging factory worker ka sa Korea kung magsikap ka. So, sumikap ako dahil nakaranas ako ng iba't ibang klaseng trabaho. Ang pagkapasok ko sa DJ, actually, nung 2011, naging guest ako ng unang Filipina DJ dito. Dito siya na-discovery. Ngayon, DJ na rin siya rito, ang kaisa-isang broadcaster sa Korea na gumagamit ng wikang Pilipino. Kumusta po kayo mga kababayan ko dito sa Korea? Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa ating programa ng Multicultural Family Music Broadcasting. Lahat po ng tinutugtog ko is OPM para po ito sa mga kababayan natin para kumbaga gamot sa kalungkutan. Yung Wednesday, EPS Corner. Ang EPS Corner natin is tungkol sa mga Pilipinong manggagawa. Yung mga rights and labor rights, yung mga informations po nila. Para sa akin po, napaka-importante sa para sa aking mga kababayan kasi naranasan ko ang hirap manirahan sa Korea pag hindi ka marunong magsalita ng Korean. So, napakahirap i-adapt yung kultura at yung lingwahe pag hindi ka handa. Inaamin niyang sa umpisa, nahirapan din siyang kumain ng lutong Koreano. Tulad ng maraming Pilipino, hindi siya sanay noon sa magulay na pagkain. Halaman-halaman na kinakain lang ng baboy sa atin dito, ginagawang salad, kinakain. Susunod, ba't to? Pagkain Korean. Pagkain ng kambing sa atin. Nung una maanghang, matagal po siyang na-adapt ang Korean food, pero mayroon kasing kasabihan ng Korean na if mapamahal sa'yo yung kultura ng Korean, unahin mong mahalin ang pagkain. At sunod-sunod yun at mapamahal mo ang ibang kultura ng Koreano. Pero sa mahigit isang dekada na niya sa Korea, natutunan na niyang mahalin ang pagkain dito. At ang paborito niya, bibimbap. Ah, bibimbap. Oo, talaga. Favorite ko yan. Ako talaga, pag kumain ako ng bibimbap, pumupunta pa, nagtra-travel pa ako 3 hours and a half sa Jeonju City. Kasi ang Jeonju, ang pinaka, doon yung hometown ng bibimbap. Ang bibimbap na dati hinahain daw lamang sa royalty, nasa hapagkainan na ng masa ngayon. At tutungo ko kung saan daw matatagpuan ang pinakamasarap na luto nito. Sa mga nais makatikim ng pinakamasarap na bibimbap sa buong Korea, kailangan daw lumabas ng Seoul. 3 oras nga ang biyahe namin sa maayos at walang traffic na daan.
Sa mga mainipin sa biyahe, pwede mo nang huminto sa stopover station. Kung saan may entertainment pa kahit papunta ka lang sa CR. Nakarating din kami sa Jeonju. Hinirang ng UNESCO bilang isa sa tatlong food capital ng mundo. At ang bida rito walang iba kundi ang, alam nyo na, bibimbap. Maniwala kayo o hindi, may museo pa rito para lang sa bibimbap. So do you ever bring your students here? I think they do when they're taught. Ah, okay. Kailan kaya magkakaroon ng museo sa atin tungkol lang sa sinigang o kaya lechon? At may mga dalubhasa pa rito na nagsusuri ng iba't ibang aspeto ng bibimbap. So, of all the Korean foods, why did they decide to highlight bibimbap? Si Gina Cha ay profesor ng Korean cuisine ng Jeonju University. Bibimbap은 그 비빔밥 한 그릇을 먹음으로써 일단 먹기 전에 색으로 시각적인 효과가 있고요. 그리고 이제 먹게 되면 여러 가지 채소라든지 고기라든지 밥이라든지 이런 것들이 입안에서 어우러지는 이런 맛이 있고요. 비다 ang gulay sa pagkain ng mga Koreano. At halos lahat na ginagamit dito ay galing sa hindi nalalayong mga sakahan. Isang patunay ng food security ng kanilang bansa. 80% ng kanilang mga ulam at putahe, laman ay gulay. May karne rin ang bibimbap, ngunit tila panlasa lang. Gulay rin daw ang sukatan ng antas ng mga aristokrato noong araw. Kapag mas maraming side dish ng gulay, mas angat ka sa lipunan. 신분에 따라서나 아니면 어떤 특별한 날에는 더 많은 가짓수의 반찬을 놓고 먹었는데 예를 들면 이제 조선시대 때 임금님은 반찬의 가짓수가 12가지나 됐다고 합니다. 그래서 tuwing Oktubre pinagdiriwang ang Bibimbap Festival sa Jeonju. Madalas sumali rito si Chong Yun Cha, ang may-ari ng Seongmidang Bibimbap Restaurant. Kilala ang kanyang angkan sa isang espesyal na uri ng bibimbap. Kasama si Lalaine Cura Claudio, isang Pilipinang profesor ng Hotel at Restaurant Management sa Jeonju. Pareho namin tinuklas kung ano nga ba ang espesyal sa bibimbap ni Chong Yun Cha. Ang medyo malagkit na Korean rice ang ginagamit sa bibimbap. Saka ito hinahaluan ng spicy paste, ang gochujang. Sa itsura pa lang, tila nalalasahan ko na ang apoy sa aking bibig. Ayon kay Professor Cha, mahilig na talaga sa anghang ang mga Koreano noon pa man. 우리나라의 고추는 세계 여러 나라의 고추가 있기는 하지만 맵지만 또 굉장히 단맛을 가지고 있는 이제 이런 매운맛입니다. Pero para kay Yun Cha, bean sprouts o toge ang bidang sangkap sa kanyang bibimbap. Iyan na kung kapteg yun jay na iyan jay ko talaga mantunika. Natatangi raw kasi ang toge sa Jeonju dahil sa kanilang tubig. 거의 매일 콩나물을 먹어야 돼요. 예? 전주 사람들 거의 매일 콩나물을 먹어야 좋다고. 왜요? 물에 철분이 많더라. 아. 아무튼 이 수질 때문에 이 전주 콩나물이 이렇게 연하면서 고소하면서 다른 지방하고 좀 차별화가 돼요.
sa mangkok na kanyang tradisyonal na lalagyan. Itinuturing na hardin ang bibimbap. Korteng bulaklak ang sinusunod na hugis sa pag-aayos nito sa mangkok. Recipe ng ina ni Yuncha ang inihahain niya sa kanyang restaurant. 제가 어렸을 때 보니까 이모 할머니라는 분이 계셨어요. 이모 할머니. 근데 그분이 그 시절에는 외식 산업이 없었을 때잖아요. 지금부터 한 48년 전이면 외식 산업이 없었어요. 근데 그 이모 할머니가 부잣집만 다니면서 잔치를 해 주셔. 좀 마라밍 sili ang inilagay, yung kanilang chili paste. Maya-maya lang, tinikman na namin ni Professor Lalaine ang bibimbap ng Siomidang restaurant. Ayon kay Prof, todo suporta ang pamahalaan nila sa industriya at sa halos lahat ng aspeto ng kanilang kultura upang ipakilala sa mundo. Kasi po siguro nakita ko yung industry at saka yung government, they work together. Yung mga yan po ay they coordinate with certain offices sa government. So, meron po talaga silang suporta. So, siguro ang gusto ko din siguro mangyari is for Filipinos, ang adobo. Ang sarap ng adobo. Pero hindi natin siya maipakilala sa buong mundo. Sana magkaroon ng way para ma-introduce din ang Filipino cuisine sa buong mundo katulad ng pagsuporta ng ginagawa ng gobyerno ng Korea para ma-market yung country nila. Ang isang napakagandang imbestigahan dito, sa hilig nilang kumain, bakit napakakaunti ang napansin naming mataba? Masagana ang bukirin sa paligid ng Jeonju. Noong panahon ng mga haring nakatira sa Seoul, dito inaangkat ang mga sangkap sa pagluluto sa mga palasyo. At maski sa kasagsagan ng digmaan, hindi raw naubusan ng pagkain ang Jeonju. Kaya masasabi nating nakasalalay sa kalikasan ang buhay na kultura rito. Ang isang sadya ko rito ay ang makilala ang itinuturing na ambasador ng bibimbap sa mundo, si Yeon Im Kim. Pinuntahan ko ang kanyang sikat na restaurant na may obvious na pangalan, ang Jeonju Bibimbap. 우리 비빔밥에는 그 우리나라에서 한방이라는 그 뭐 한방 양방 그러면 양방이면 병원을 얘기하는 것이고 양방 한방이면은 이제 그 한약을 얘기하는 거거든요. 하루 80 taon na si Lola Yeon Im. Samantalang ang kanyang restaurant naman ay 50 taon na. Iba ang kanyang bibimbap sa recipe ni Yuncha sa kalapit na Siomidang restaurant. Sinaluhan ako ni Ning, isang Pilipinang tutor na nakapag-asawa ng Koreano. Sa Jeonju na siya nakatira at may mga anak na sila. Marami silang klaseng gulay dito, no? Napakarami po. Saka napakasipag magtanim ng mga Koreano. Kahit sa mga pots lang sa bahay, may tanim po sila. Ganito po karami yung serving nila. Kaya pag Filipino kumain, hindi maubos, no? Nakita nyo na yung bibimbap na inihain kanina sa amin ay malinis yung aking bowl. So, masarap siya. Hindi lang nakakabusog sa tiyan at mata ang bibimbap. Puno pa ito sa mga bitamina ng mga gulay nito. Bugul 만들어 가지고 비빔밥에 같이 넣는 거예요. 그래서 그 무기 들어가 있는 비빔밥을 같이 먹게 되면 그 독도 몸 안에 있는 독도 해독해서 배설이 되고 그리고 몸에도 좋고 그러니까 뭐 작은 기생충이나 세균들 이런 것들이 박멸된다는 거죠. 그래서 kaya pala, ito ang isinusulong nilang pagkain sa mundo. 저는 그보다 더 행복할 수가 없고요. 내가 이 나라에 태어났다는 것이 정말 행복하고 천지에 태어났다는 건 더 정말 다행스러운 일이라고 생각하고 얼마나 이 비빔밥을 위해서 뛰어다니면 많은 사람들이 저더러 비빔밥에 미친 아줌마. 그렇게 얘기를 해요. 시니몰라 ni Lola Yeon Im ang kanyang restaurant sa panahong bumabangon pa sa digmaan ng Korea at mas maunlad pa ang Pilipinas.
Ngayong mayaman na ang Korea, wala raw gaanong ipinagbago ang espesyal na luto rito. Ito pa rin ang mas ibig sabihin ng fast food dito. Bagamat nangunguna na ang Korea sa teknolohiya, mahalaga rito ang tradisyon at kasaysayan. Baka yan ang sikreto sa tagumpay bilang lipunan sa modernong panahon. Kung para sa atin, ang Korea ay ang Gangnam Style, Samsung at Hyundai. Para sa maraming Koreano naman, ang Pilipino ay ang mga sundalong lumaban at nagbuwis ng buhay sa depensa nila. Bagamat malayo na ang Korea sa atin sa maraming bagay, napansin kong mataas pa rin ang tingin sa Pilipino rito. Ang kabayanihan natin ditong 6 na dekada ng lumipas ay itinuturo sa lahat ng paaralan. Tulad ng mga mahalagang kaugaliang natuklasan namin sa Korea, ang ating pinagsamahan ay patuloy na pinagbubunyi.